15 mga Chino at isang Nigerian national ang nahuli ng NBI sa kanilang magkahiwalay na operasyon sa Pampanga at Metro Manila. Ang mga suspects, sinasabing sangkot sa illegal gambling at computer-related fraud. Pagbubunyag ng NBI, pumapasok sa Pilipinas ang mga dayuhan bilang turista. Pero pagdating dito sa bansa, papasok na sa online gambling. Si Erwin Temprante sa detalye. Timbog ang 15 Chinese national at isang Nigerian sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI Cybercrime Division na sangkot sa online illegal gambling at computer-related fraud. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng NBI ang lugar kung saan nagsasagawa ng illegal na aktibidad ang mga dayuhan. 10 ang naaresto sa Angeles, Pampanga. 5 naman ang nahuli rito sa Maynila. Ayon sa NBI, pumapasok sa bansa ang mga dayuhan bilang turista. Pagdating sa Pilipinas, dito na papasok sa online gambling ang mga ito. Ngunit wala namang daladalang mga kaukulang dokumento upang magtrabaho. Mahirapan niya para sa NBI na tukuyin ang isang dayuhan na papasok sa bansa na gagawa ng illegal activities o di kaya naman ng krimen. Maliban na lamang kung bago pa man pumasok sa Pilipinas, mayroon na itong alarm. Yung inbound kasi, they come in as legit. There is no indication that once they are here, gagawa sila ng criminal activity. At pag gumawa sila ng criminal activity, doon sila namumonitor ng NBI. That's when the NBI engages them. But at the point of entry, point of origin, lalabas sila doon sa bansa nila. Point of entry dito sa Pilipinas, there is no indication. Otherwise, kung may indication involved ito sa terrorism sa labas, nakukuha din ito ng NBI. But the legitimacy of their entry into the Philippines does not make them any criminal at all. And once they are here and when they are engaged in any criminal activity, that's the time that the NBI engages them. When there are reports, when there are complainants, when there are informants, or when there are victims coming to us for assistance. Kinilala naman ng NBI ang Nigerian US-born suspect na si Sian Charles Ogun na isang abogado. Inireklamo naman ng suspect na si Ogun dahil sinasabing siyang utak sa pagkaubos ng pera ng mga biktima sa pamamagitan ng pagkakahak sa bank account ng mga ito. Email hacking, account hacking, and eventually diversion of funds into their account. He is in cohorts with two others. This was first operated on by our computer crimes division with the arrest of a person who was a criminal prior. And ibig sabihin ng criminal prior, may warrant of arrest siya sa ibang kaso. And the person cooperated and resulted in the arrest of the second layer of the syndicate. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cyber Crime Prevention Act of 2012, si Ogun maging ang 15 Chinese national. Para sa Eaglenews, Erwin Temperante. I'm one with 25. Yes,